What's up mga pops? Okay. Okay, for today's video, i-explain ko sa inyo kung ano ang bushing at shafting. I'm sure yung iba sa atin, di pamilya na rito, pero yung iba, siyempre, yung iba kasi hindi pa nila alam ito. Kaya, siguro narinig na rin nila ito sa mga panagpapagawa sila ng electric pan, sa mga customer natin dyan na nagpapagawa ng electric pan kung madas masira yung bushing at shafting. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo mga paps. At kung bago lang kayo sa channel ko mga paps, please like and subscribe. Papa Jepo nyo, okay? Babalikan ko kayo mga paps. Oy. Uy, yun na nga mga paps. Okay, ito papaliwanag ko sa inyo. Ito body to ng isang electric pan. Ito, ayan. Papaliwanag ko sa inyo yung function ng bushing at shafting. Siyempre, titignan muna natin siya physical. Kung ano yung bushing at shafting. Okay. Ayan, mapapansin nyo. Ito yung shafting. Ayan. Ito yung makikita nyo yung kinakabitan natin ng blade. Ito yun. Ito yung full moon, kung tawagin yun. May hapon na tinatawag to, yung hap yung dulo niya, ito. Yung may hati yung ganito niya, madalas yung makikita na pag bumibili kayo ng blade na, pagbili nga ng blade yung gano'ng hap moon, dito tayo nagbe-base noon kung ano yung blade na yun. Ito, yung nakikita nyo rito is full moon siya. Okay, iba-iba yung klase ng shafting ha, iba-iba, may per brand din yan. Merong mga shafting na para lang sa brand na yun, gano'ng, sa standard, gano'ng. Okay, may mahaba ito, may small, medium, large to. Yung shafting. Okay? Ayun. Ito naman yung bushing. Ayun, yung nakikita nyo na yan, mga paps. Yung nilalagyan natin ng kadalasan yung langis. Nilalagyan natin yung langis yan. Ayun yung bushing, mga paps, ha? Okay? O ngayon, syempre, tuturo ko sa inyo kung ano ba yung tips. Ay, tips tuloy eh. Paano ba sila nagpa-function mga paps? Okay. Ayan. Normally, itong nasa gitna na to, tinatawag to na rotor. Ito yung rotor. Kasi ito yung umiikot. Kaya tinatawag siyang rotor. At ito naman, ito yung bakal ng motor. Ito yung may nakikita kayo may tansuri ito. Ito kasi tanggal na to kasi ipaparewind na natin to. Kaya tinanggal na natin yung pinaka-tanso niya. Okay. Ito ang tawag dito is stator mga paps ha. Okay. Ayan, ito lang naman yung kabit niyan yan. Kundasa yan ganyan. Oops. Ayan. Ito yung mga paps, ito yung alam niyo yung problema na minsan tinutulungan niyo pang umikot. Ayan, alam niyo yung mga times na pag one, ang hinahina niya, yung halos umuugong lang siyang ganyan, no. Ayan. Number 2 niya. Siyempre, medyo lalakas yan. Alam niyo, may tinutulungan niyo pa yung LEC para umandar. Tapos ang number 3, siyempre, mataas yung resistance yung number 3. Ayan yung high speed niya. Okay. Doon siya lalakas ang ikot. Yun. Ayan yung tinatawag na nagkakaproblema na yung either bushing or shafting, mga paps. Kasi ang tamang pagkabit nito, mga paps. Ang function kasi nito is, ito. May electrical energy yan, electromagnetic energy yan mga paps. Yan. Kailangan niya kapag umikot to mga paps. Once na na-supplyan ito ng 220, ito ay na-supplyan to, ito tama 220. Yung speed niyan, di ba, may 1 2 3 yan mga paps. Yan, papaikutin niya yan ngayon kung ang speed niya is 1, yan iikot yan. Yan ng clockwise. Yan. So ganito yan. So, baliktad kasi ito. Yan, clockwise yan mga paps. Yan, ang ikot niya na normal yan. Kailangan ito mga paps, itong gilid na to, hindi sasayad dito yan. Kailangan parang nakalutang lang talaga siya, lutang lang siya. Yan. O ngayon, bakit siya umuugong? Yun, syempre, ang mechanical nito mga paps is kailangan pantay na pantay siya. Yan. Once na yung bushing niya lumuwag, yan, bawa, lumuwag na to. Ito yung unahang part. Bawa, lumuwag na to mga paps. Yan.
Mapapansin niya kapag ayan, umandar. Siyempre maluwag na yun, di ba? Ang andar niya mga paps, pag umikot yan, gumagan yan, humihigpit yan. Kasi nga, hindi na pantay yung bushing niya. Maluwag na siya. Ang tendency niyan, mga paps, pupunta yan sa isang side na maluwag. Kasi hindi nga pantay. Mapapansin niya yung uugong niya, gaganon yan. Yan mga paps. Yan. Gaganon siya. Kasi nga, hindi pantay yan. Kaya kailangan niya, dapat siyang free will lang yan sa gitna yan. So ngayon, kapag gasgas na yung unahan, halimbawa, likurad, yung likod, gasgas na, tatamang ganun yan. O, ayan, ikaw naman si customer, ang gagawin mo, ay, baka langis lang yan. Yung iba, nakukuha sa langis yan, walang problema. Yan, langis ang panila yan. Lalangisan yan, haandar yan. Tatakbo yan, buong magdamag, haandar yan, kasi yan, dulas eh. O, pero kinabukasan yan, babalik uli yan sa ganun. Diyan yung napapansin na, nilangisan ko na, ba't ganun pa rin? Kasi yun nga yun, gasgas na yun yung naglalaban na yung bakal sa bakal niya mga paps. Ayan o, gumagasgas na to doon sa pinaka bushing niya. Kaya ako, ang advice ko dyan mga paps, kapag ka talagang hirap na yung motor, ipagawa niyo na lang mga paps, magkano lang naman yung gastos sa ganyan. Normally, yung bushing naman is kakalaga na yung mga 10 to 15 pesos. O yung oil pump, pagpalagay mo na 10 piso isa nun, yung oil pump. Ganun yan. Eto yung shafting, kung may problema naman yung shafting, kasi lumalalim to. Kapag ka nagkakaskasan na yung bakal niyan. Basta, hindi naman sabay pareha, hindi naman sabay nasisira yan eh. Parang relasyon lang yan eh. May isang bibigay talaga. Ang aga-aga baka siyansiin ko yung gilagid mo dyan. Napunta naman tayo sa relasyon. Yan. Siyempre, pag hindi na talaga kaya is, makapansin mo na lang yan eh, na wala na pala siya sa piling. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. At napunta naman tayo sa... Okay, mga paps. At, minsan kahit maano na yan ha, ito, tips ko lang ha. Diba, nagkabit ka na. Ito, may mga paps tayo na talagang sumusubaybay sa atin eh. Ito, mga paps. Yun talagang gusto matuto. Bawa, eto, okay naman to, normal naman. Nagpalit ka lang, bushing lang. Ito yung likuran niya. Nagpalit ka lang, bushing. Ito yung likuran, makapansin nyo. Kasi may gearbox siya. May gearbox. Makapansin mo, pag nagkabit ka na. Diba yan? Ang luwag. Ang luwag-luwag niya. Yun, mga paps, kahit sabi mo na, siyempre may mga paps tayo dyan na nanonood na nakapaisip. Oh, bago na yung shafting ko, bago na yung bushing ko. Ba't ganun pa rin? Alam niyo mga paps, sa pagkakabit siya ng bushing. Ito. Kailangan to sealed at firm. Mahigpit dapat. Hindi siya yung aalog-alog. Ito, mga pasimento, kailangan to hindi gumagalo yung bushing pag kinasama yan. Kahit dito sa unahan. Ayan. Kailangan kasi balance to eh. Kapag ito mahigpit, dapat ito mahigpit din. Hindi pwede siyang maluwag talaga. Kasi ayun nga, ang tendency nga nun is parang hindi ka pa rin nagpalit ng bushing. Gagalong aalog-alog pa rin siya. Uugong pa rin yan. Eh yun siya, sabi natin umuugong yung electric fan. Based dun sa mga mga previous videos ko, nandun tayo yung nagpapalit tayo ng bushing at shafting. Mga panood niya yung mga paps, kung nasusubaybayin niyo si Papa Jeppo niya. Yun lang yan mga paps. Wala nang problema doon kung talagang kung may question kayo regarding sa pagpapalit ng bushing at shafting eh lang, panoorin nyo lang lagi si Papa Jeppo nyo. Okay mga paps, wala namang problema dyan eh. Minsan nagkakaproblema rin dyan. Ayan, kapag ka talagang eto, pag malalim na to, lumalalim na to, malalim na yung likuran nya, malalim na yung unahan. Iba dyan, pagka manipis na manipis pa lang, ano yan, naliliha pa naman nila yan, naliliha pa yan. Manipis na liha lang. Huwag yung masyadong kapalang kasi kapag ito numipis na, kahit anong lagay mo yan, talagang ang nipis, gumagalo na yan, may alog na yan, nang tinatawag, may alog. Yan, ito kasi firm na to, kasi ikakabit na lang to eh. Ipaparewind na lang yung motor nito, tapos ikakabit na natin to. Yan. Basta makapansin niya mga paps sa pagpapalit nito, yan niya lagi. Kailangan niyan lumulutang lang siya pagkainan mo. Kapag kinabit mo siya. Yan. Ito kasi yung electrical niya, ito yung mechanical.
Ayan, dalawa kasi yan. Once na gumagana to, kasi alam nyo kung bakit nasisira yung motor kadalasan. Dahil nag-overheat nga kasi nga, syempre, hirap, parang hirap na siya eh. Syempre, ang tendency niyan talaga. Puro tayo tendency, no? Ayan. Syempre, kapag kayo nahihirapan na to, partner kasi yan eh. Ito yung motor, ito yung mechanical niya, electrical saka mechanical. Partner yan eh. Syempre, kapag ka, kumbaga naglolo ko na to, syempre, mag-iisip na to na, iwanan ko na kaya to. Maganda na sana yung sinabi to. Hindi ka na. Syempre, kung naglolo ko na to, is, madadami na yung electrical niya. Syempre, imagine mo, hirap na siyang umiikot to. Tapos pinapaandar mo pa sa buong magdamag. Ito kasi may thermal fuse to. Yung mga motor, may thermal fuse yan. So, pag bumigay yung thermal fuse natin, parang breaker lang naman yan. Eh. Parang kinocompare natin sa breaker ng bahay. Pag may problema yung system natin sa bahay, may short circuit or talaga may overheat na yung ano, may nag-overheat, may malfunction sa wiring natin, bumibigay talaga yung motor. Yung thermal fuse. Ayun yung parang breaker. Ayun. Pinipigilan niya yung pagkasunog ng buong unit. Napapansin niyo naman siguro, may mga ibang mga nababalitaan kayo na nasusunog yung electric pan, o ganun. Dahil dun yun, no? Kaya careful lang mga paps. Ito naman, basic na tips lang talaga to. Basic lang talaga tayo mga paps. Okay? Yun lang, yung mga dapat nyo lang ano yan, yan bushing. Ayan, basic lang naman to, wala namang halong chemical to. Walang halong malilupit na mga salitaan to. Ayan. Basta pag napansin nyo, malalaman mo yung kakapain niya yan. Mga pasimel, may malalim ka dyan makakapain, ganyan, no? Yan. May sumasabit na yung kamay mo. Yun, ang timano yun. Huwag mo nang liyahin nyo kapag may sumasabit na yan. Palitan mo na, magkano lang naman to? 50 pesos lang naman to yung shafting. O, diba? Di, kumita ka na, nakatulong pa kayo customer. Ayun lang naman yun. Iba kasi talaga. Hindi ko naman sa nilalahat. Iba talaga is, gusto lang talaga, mabilis ang kita. Nialang isan lang yan. Tendency nun talaga. The worst come scenario is, yung customer talaga ang magsasuffer nun. Diba? Kaya, syempre, iba pa rin talaga yung talagang tamang gawa natin, mga paps. No? Ayan. Ngayon, kapag tamang-tama na may nilagay nyo, bawa yan, nakakabit nyo na siya. Ayan. Hindi pa basta-basta magpapantay yan. Hindi pa basta-basta ikot yan. Ang ginagawa na iba dyan, pinupukpok dito yan. Pupukpukin ang kaprase yan. Screwdriver, gano'n. Pupukpukin dito. Oo, mapupukpukin yan, pukpok. Hanggang sa, ayan, iikot na yan na maayos. Ayan. Basta mapasin niya, unang testing niya yan, mga paps. Kailangan walang alug to. Yan. Firm na firm yan, mga paps. Yan. Steady yan, ha. Yun lang mga tips ko, mga paps, pagdating sa bushing at shafting, mga paps. Okay? Sana may natutunan kayo, mga paps, ha. Basta pag nakakalimutan nyo yung mga tinuturo ko, mga paps, punta lang kayong YouTube, hanapin nyo lang yung channel ko. Papa Jepoy nyo. Okay? Pamahagi nyo yung mabuting balita, mga paps. Okay? Kaya, please like and subscribe, Papa Jepoy nyo, okay? Yun lang mga paps, salamat!